i-share po natin sa inyo yung ating seedlings o mga pula ngayon na kadarating lang. May 5 araw na siya dito. Hindi pa natin siya itatanim dahil pinapatigas or pinapagulang kumumuna natin siya para kwan. At the same time, ina-adapt natin siya sa environment para ready siya na may lipat tanim. Nandito po ngayon yung mga kamatis na Diamante Max. Ito yung nakikita nyo ngayon, Diamante Max. Pwede na siyang ilipat tanim, kaya lang pinapatigas pa po natin siya. Sa katunayan, makita nyo, ang ganda ng kanyang bulas. Talagang tamang-tama. So, sa mga nagbabalak magtanim, do mura na po ang kamatis ngayon, pero hindi natin alam ang presyo sa mga susunod na buwan. At mura na rin ang siling labuyo, ito po yung pinatubo, pero hindi rin natin alam ang mga presyo sa susunod na buwan. So tayo nagpapasakali na baka makachamba or, pero sigurado naman na ito yung mabebenta. So by the way, kung gusto nyo palang mag order ng ganitong mga seedlings, papakita po natin yung contact number sa huling bahagi ng video po ito. Ang gaganda po ito ng mga ano, ating mga seedlings. Nag-order na ako ng mga seedlings para hindi ko kasi masikaso na ito'y palagihin at alagaan. Kaya nag-order na lang ako ng ganito. Mas maganda kasi ng ganito dahil sigurado ako na pare-parehas, pantay-pantay at maganda yung quality ng mga seedlings na ito. Meron tayong ito yung Demax or yung kamatis na Demax. Ito naman yung pinatubo na siling tingala. Yung mga nandito pala kwan, na hindi lahat itatanim ko kundi mga order ito. Maraming nag-order na galing pa sa malalayo at kukunin dito dahil alam nila na yung quality ng ating mga seedlings ay napakaganda. Mayroon din tayong ito yung talong, yung Prolipica. Hindi lang ito mabunga sa unang 3-4 na buwan, pero sa 5th buwan, ayan, ang dami na pong, yung Prolipica natin ngayon, ang dami ng bunga. Halos hindi na rin siya pinapansin ng mga uod dahil mainit na. So ito yung mga variety ng talong na nandito ay Prolipica lang. Dalawang variety ng dalawang klase ng sili nandito. Nandito yung panigang na hotpot at itong pinatubo na siling siling labuyo na tinatawag. Ang mga seedling na nandito ay kasyang itanim sa 1/4 hectare kapag gagamit ka ng plastic mulch. Pero kapag hindi ka gagamit ng plastic mulch, kulang-kulang kalahating hektarya ang pwedeng pagtamnan nito. By the way, sa mga nagtatanong kung paano magpunla, ang ginagamit yata itong planting ko, may halong kwanto eh. Carbonized rice hull yata ito at saka coco feet yung ginamit dito. May binibenta ding mga ganito yung soil medium kung hindi kayo sigurado sa inyong ginagawa. Itong isang tray na to ay kasya or ang laman ng isang tray ay 128 na seedlings. So napakagaganda po ng mga seedlings na gawa na pinunla ng Golden Farm. Kung malapit kayo sa Bulacan, pwede kayong umorder po sa kanila. Ibibigay ko po sa inyo yung number mamaya para direkta kayo maka-order sa kanila kung pwede kayong magpa-deliver. So ito po, kung bakit ako umo-order ng seedlings at hindi ako nagpupunla, yung nga una sinabi ko kanina, hindi ko kumasikaso. Tapos pag hindi mo na perfect kasi yung
wala akong greenhouse. Kailangan kasi na kapag nagkuhan ka ng ganito, may greenhouse ka, tapos yung ang dilig mo dito 2 beses. May mga ina-apply dito mga foliar fertilizer at saka hindi lang calcium nitrate pero may mga kasama pa tong mga fungicide para maging ganito. Mahirap magpunla kapag first time mo pa lang. Sinubukan ko ding magpunla noon pero hindi ko pa naranasang mag-produce ng ganito kagandang seedlings. So sa basis experience ko, kung magpupunla ka at kontra i-compare mo sa bibili ka, may kamahalan lang lang kung bibili ka. Pero kung magpupunla ka, kung minsan yung mistake eh hindi maiwasan eh. Kaya dito wala na akong mistake dito. Parang sa manpower hindi na rin ako gumastos. Pero mas mahal nga lang, kaya lang mas sigurado naman dahil itatanim ko ay magandang klase ng seedlings at magandang klase ng punla. Mas maganda pa nga ito sa mga pinuproduce ng SOS, kaya lagi akong nag-o-order sa Golden Farm sa Bulacan. So kung may mga tanong kayo regarding kung paano mag-order, kung paano magpalaki, mag-alaga ng ganito, nasa mga video natin yung pag-aalaga ng ganito. Ipanapakita ko lang sa inyo yung ganda, ang laki ng ating punla, mga 5 inch ang laki nito mga punla natin. Nung dumating ito 5 days ago, hindi ba ganito kaganda? Ito kasi lumaki sa kwan sa greenhouse. Pero nung na-expose na to, bigla siyang lumaki. Parang biglang laki yung kanyang kwan. Kasi naarawan siya ng gusto at iba na yung kanyang dilig na kwan, kaya biglang laki. So after a week na na-expose ito sa direct sunlight, pwede nang itanim. So kung meron kayong mga tanong, pwede kayong mag-comment at pilitin mo nating sagutin, at para matulungan kayo, magabayan kayo sa inyong pagtatanim, paghanap ng punla. Pero hindi po yung pagpupunla, kasi hindi ko may papakita ko sa inyo yung process ng pagpupunla. Pero pwede nyo subukan. Gaya ng sinabi ko, pinaghalong panito coco feet at carbonized rice hull ang ginamit dito para magpunla. Pero kung may na mga nabibiling ganito na mixture, sa Golden Farm nagbebenta rin yata sila ng ganito, yung soil medium at saka tray. Nagbebenta rin sila doon ng abono, yung Pilpos na 3414 at 1620. So maraming salamat sa patuloy nyong panonood at pagsubaybay sa ating mga video. Subaybay nyo yung mga susunod pang mga video na tiyak kong makakatulong sa inyo at bilang gabay at idea kung kayo nagplaplanong mag-farming. Maganda pong mag-farming, maganda pong magtanim, kasi bukod sa ikaw na mismo yung nag-aalaga o nagpapalaki ng iyong mga kakainin, eh nakakapagbenta ka pa at dagdag income po ito. So sa mga walang pinagkakitaan, kung may mga nakatiwangwang na lupa po kayo, pag-aralan nyo po kung paano mag-farming, kasi malaki po ang kita dito, lalo kapag natuto kayo sa pag-aalaga ng mga tanim. Maraming nalulugi, maraming mga parang nadidiscard sa pagtatanim kasi hindi nila pinag-aaralan at inaalagaan yung kanilang mga tanim. May mga farmer kasi na tanim, tapos abono, patubig, hindi nila tinitignan kung ano talaga yung mga kailangan ng mga halaman para lumaki at magkaroon ng maraming bunga. Dati parang ganun din yung aking mentality, pero after years na inobserbahan ko yung mga halaman, hindi lang pala basta patubig, tanim, abono, spray ang kailangan nila,
kailangan mong pag-aralan kung ano yung kailangan nila sa stage na dapat sila'y alagaan at palakihin. So, maraming salamat at God bless po.